ang kanilang itinurong kaalaman at sa panahong binigay sa pagkabay sa ating paglalakbay. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. At Louis, anumang tagumpay ang ating lakamit ay kailangan ng taustusang pagbati. Isang pagbati ang ibibigay ng kinatuhan ng unang distrito, pagalanggalang Rexlon P. Gatchalian, nakakapawanin ni Consial Marlon Alejandrino, unang distrito. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga rin naman. Magandang umaga po. Salamat. Pangalan ko, wala po akong kausap. Tapos natin sa mapagpanang araw po sa atin at sa ating pong principal na si Mapayang Diha. Palapangan po natin. Sa mga kumindulong na nandito po at kanina, narinig po natin magsalita ang ating division superintendent si Magmayali na nandito. Nagbigay po na napagandang inspirasyon. Alam niyo po, inadala po ako ng ating Congressman Rex Gatchalian upang magbigay ng tulumpati sa inyo. At magbalita na rin po sa mga kasulukuyan na nangyayari po dito po sa pamahalaan lungsod ng Valenzuela. At sa matalay ko rin po pagkakataon na aking na rin po katawanin ang ating napakasipag at siguro isa po sa dahilan kung bakit mo naging number one, numero uno ang lungsod ng Valenzuela sa larangan ng edukasyon, si Mayor Sherwin Gatchalian. Palapan po natin mga mga dalawang bagay naman po mga magulang, mga graduates, ang aking pare ngayong umaga, pagbati, una, at pangalawa naman po ay pasasalamat. Pagbati, sapagkat ito, mga graduates, mga estudyante na natin dito, kayo nagtapos na, ano, natapos nyo na ang isa sa mga chapter ng inyong buhay, at alam ko, pagpasok nyo sa high school, isa na naman hamon po ito. Hindi lamang sa inyo, kundi hamon din po sa mga magulang na nandito. Alam ko, sa hirap na buhay po ngayon, pare-parehas naman po tayo. Bilang ako po, ay nanunungkulan rin, pare-parehas po tayong umaharap sa mga hamon sa pang-araw-araw. No? At pasasalamat sapagkat sa mga magulang, guro na nandito ngayon, na itaguyod po natin ang ating mga estudyante. Ito po'y karangalan, ito po'y isang tropeo na maaari po natin ipagmalaki saan man po tayo pumunta. Alam nyo, naisip ko po nung minsan, lagi sinasabi na ang sino po ba ang ating pambansang bayani? Dr. Jose Rizal. No, si Dr. Jose Rizal, lagi po niya sinasabi na ang kabataan ay pag-asa ng alam niyo po, hindi ko po nilalabas tangan ang sinabi po ng ating bayani. Kapagkat ang inyong dito ay hindi na po sumasangayon sa salita ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sapagkat ako po'y naniniwala ngayon na mga kabataan ngayon ay hindi lamang pag-asa ng bayan, bagkus tayo mga kabataan ay maaasahan na ng bayan. Tama po ba? At bago po ako magwakas, alam ko ay kayo excited na para po sa inyong maganda sa pag-uwi po. Nais ko na pong ibahagi ang mga katagang lagi ko pong ginagamit tuwing ako po'y nagsasalita at bibigyan ng pagkakataon para humarap po sa mga okasyon na katulad nito. Ito may isang maikling panalangin na lagi ko pong sinasambit tuwing ako'y umaga. Isang maikling panalangin na aking sinasambit nung ako po'y nabigyan ng pagkakataon na magsabiso publiko kung hindi po ako nagkakamali 15 taon na pong nakilipas. Isang maikling panalangin na alam ko po'y makakatulong po sa pang-araw-araw ng aking hamon sa buhay. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Grant me the courage to change the things I can. And most importantly, grant me the wisdom to know the difference. Ang ibig sabihin po nito, mga kabataan, alam nyo, sana bigyan po tayo ng Panginoon ng kapayapaan pag numag-isip, natanggapin po natin ang mga bagay na hindi po natin nababago. Bigyan po sana tayo ng lakas at tapang na mabago po ang mga karapat dapat mababago sa ating mundo. At ang higit po sa lahat, mabigyan po tayo ng pag-unawa na intindihin ang dalawang yan. Bakit po ito sinabi? Dahil alam ko po sa mga magulang, guro at estudyante na nandito,
Ito po yung magsisiting gabay po para sa inyo na sabing araw-araw na tayo tumatahak at sa araw-araw na hamon at pagsubok ng buhay, ito po yung magsisilbing daan na meron po na tayong tatakuan at gagawin ng ating Panginoong Magkapal. Hindi ko po ito sinasabi dahil ako po yung religyoso. Hindi ko po ito sinasabi dahil ako po yung isang kabataan at katulad mo. Ito yung sinasabi ko naman upang maging gabay po sa ating lahat. So muli, sa mga magulang na nandito, hayaan niyo po muna na bagihin ko kayo sa mga sinasabi guro ng isang congratulations. Palapang po natin mga sinasabi mga magulang guro. Sumuli po, hindi ko na po paabangin ang aking salita. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Salamat sa iyo. Isang panunumpa ang ibibigay ng mga batang nagsipagtapos sa pamuno ni Joyce Ann P. Cuenpa, batang nagumit ng pangalawang karangalan. Isa ay isang panunumpa na pinapangako na